Saging na naman. Tuwing darating si Papa mula sa trabaho, tuwang-tuwa ako. Lagi siyang may pasalubong sa akin. Kung hindi gelatin, ang dala niya ay fried chicken. Kadalasan, ang bitbit niya ay saging. Ang hapagkainan namin ay hindi nawawala ng saging. Kung hindi senyorita, latundan ang nakahain. Kundi saba, lakatan ang aming kinakain. Minsan nga, naisip ko, ganito pala ang maging matsing. Araw-araw kasi kaming kumakain ng saging. Sa almusal, may nilagang saging. Kapag tanghalian, may panghimagas na saging. At sa hapunan, may saging pa rin. Minsan nga, naisip ko, baka ako'y maging tsonggo. Tubuan na ako ng buntot at balahibo. Umaba na ang mga kamay ko at mas mahaba pa kaysa sa mga paa ko. Pagkatapos, umakyat na ako sa mga puno na sa kagubatan ay manirahan ako. Minsan nga, natanong ko si Mama, bakit po madala saging ang dala ni Papa? Kailangan kasi ito ng ating katawan, sagot ni Mama. Gaano po kasustansya ang saging? Tanong ko uli sa kanya. Napakasustansya, sabi niya. Pagkatapos, nagbiro pa siya. Pampakinis din ito ng mukha. Kapag mahilig ka sa saging, hindi ka titigyawatin. Nagtataka ako, kaya nagtanong muli ako, bakit po? Tingnan mo ang mga unggoy sa gubat. Hindi ba wala silang tigyawat? Natawa ako sa biro ni Mama, pero hindi ako naniniwala sa kanya. Isang gabi, umuwi si Papa. Saging ang pasalubong niya. Saging na naman, sabi ko bago ako nagmano kay Papa. Hindi ko napansin na nasaktan ko ang damdamin niya. Kaya sa mga sumunod na araw, wala na siyang dala ni isa. Nalungkot ako at nagsisisi na. Namimiss ko na ang saging, pero hindi ko binigkas ang aking hinain. Isang gabi, malungkot na umuwi si Papa. May nararamdaman daw siya. Kinabukasan, hindi siya pumasok sa trabaho. Nahihirapan daw siyang kumilos at tumayo. Minsan, hindi niya mahawakan ang baso, nahuhulog at nababasag ito. Isang linggo nang hindi makapagtrabaho si Papa. Kaya isang araw, may dumating na doktora. Tinanong at chineck up siya. Sabi ng doktora, kulang si Papa sa potassium. Nabanggit nito ang saging at gamot na ipaiinom. Salamat po, sabi ni Mama nang ihatid niya ang doktora. Walang anuman, basta ang bilin ko sa inyo ha, ang saging ay napakahalaga. Sa bawat tahanan, hindi dapat ito nawawala. Simula noon, hindi na ako nagreklamo kung ang pasalubong ni Papa ay saging. Hindi na ako napapangiwi kapag saging ang nakahain. Hindi na rin ako nagtatanong kung magiging kamukha na ako ng matsing. Basta mahalaga, ang saging ay napakagaling. Nakinig ka ba? Kung gayon, sagutin mo na ang mga sumusunod na tanong tungkol sa binasang kwento. Ano ang kinatutuwa ng bata sa kwento tuwing darating ang ama niya? Ano naman ang kinalungkot niya? Bakit saging ang paboritong ipasalubong ng ama sa kanya? Ano ang kahalagahan ng saging sa katawan at kalusugan ng tao? Paano mo pahalagahan ang pasalubong ng iyong magulang? May naalala ka ba? Sigurado akong may katulad na pangyayari sa buhay mo na maiugnay mo sa kwento. Halika't alalahanin natin ang mga iyon. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Ano ang pasalubong sa iyo ng magulang mo na gustong gusto mo? Bakit? Ano naman ang pasalubong sa iyo ng magulang mo na hindi mo nagustuhan? Bakit? Bakit nagdadala ng pasalubong ang ating mga magulang? Nasiyahan ka ba sa mga gawain? Mabuti kung ganoon. Mas masisiyahan ka pa sa mga susunod na gawain.
Sumulat ka ng tatlong kaisipan o kaalaman na natutuhan mo sa binasang kwento. Ano ang may papayo mo sa mga kabataang ayaw kumain ng saging? Anak, bago ka tumuloy sa bagong gawain, idagdag mo ito sa iyong kaalaman. Tungkol ito sa layunin ng araling ating tinalakay. Alam mo ba, ang pakikinig at pagbabasa ay dalawa sa napakahalagang kasanayang dapat malinang ng bawat mag-aaral. Ang pakikinig ang unang kasanayang itinuturo sa mga mag-aaral, pagtuntong pa lamang nila sa paaralan, sapagkat ito ang simula upang sila ay makabasa. Mahirap matuto ang isang bata kapag siya ay hindi nakikinig. Ang kakayahang magbasa ay madalas na pagkuna ng marka ng mga guro mula sa kanilang mga mag-aaral. Kapag hindi angkop ang kakayahang magbasa ng isang mag-aaral sa kanyang edad o baitang, siya ay sinasali sa remedial reading intervention. Ang pagbabasa ay gawaing dapat bigyang halaga ng bawat mag-aaral. Maraming mahahalaga at magagandang bagay ang nakukuha rito. Sa narito ang kakayahang masagot ang mga tanong tungkol sa mga napakinggan o nabasang seleksyon. Ang pagsagot sa mga tanong tungkol sa mga kwento o tekstong pang-impormasyon ay nagpapatunay na naunawaan mo ang iyong binasa o pinakinggan. Ano mang antas ng tanong ay masasagot ni naman kung siya ay nagbasa at nakinig ng mabuti. Buuin mo ito. Dugtungan mo ang mga parirala upang mabuo ang diwa ng talata. Masasagot ko ang mga tanong tungkol sa mga napakinggan o nabasang pabula, kwento, tekstong pang-impormasyon at usapan kung ang kakayahang ito ay isang